kaibayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Kumalat sa social media, nag-viral itong video na ito. Ito oh, yan truck na yan, ha? Na papuntang Camarines Sur. O ba eh, punong-puno ng mga tao. Ayan ho, Diyos ko po. Wala pang mga face mask. Wala pang mga face shield. Kaya nga po, nabahala po ang DOTR at kaagad na humingi ng tulong sa NBI at PNP para hulihin itong mga ito, ha? Eh, pareho yata papasok ng Metro Manila at iba naman ipalabas ng Metro Manila. Ewan ko lang kung magkano ang bayad. Pero hindi nalalaman ng mga ito. Delikado ho ang kanilang ginagawa. Diyos ko po naman. Kulob na kulob. Akala ko sa pelikula lang nangyayari ito. Pati dito. Diyos ko po. Anyway, nasa linya na po ng aming telepono si Asec Steve Pastor ng Department of Transportation. Magandang umaga po, Pastor, sir. Magandang umaga po, Sir Erwin, at magandang umaga rin po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. All right. Sa kagawaran ng transportasyon. Opo, nung isang araw, nagpalabas ng warning si Secretary Tugade sa lahat ng mga nagbabalak dyan o gumagawa na ng kalokohan na ito, parang human smuggling, papasok at palabas ng NCR Bubble Plus, na ilang mga kababayan natin because nilalagay lamang nila sa alanganin ang kalusugan ng mga pasahero na ito. So, ito po ay ongoing na ngayon. Ano po? Yung NBI at saka PNP nagmamanman na at nagbabantay na sa mga lansangan natin papasok at palabas ng NCR Bubble Plus, ASEC? Tama po, Sir Erwin. Sa kasamaang palad po, tulad nga po ng nabanggit ni Secretary Tugade, ikinulong po namin na sa kapila na tumataas nga po yung bilang ng COVID-19 cases natin, may iba pa rin po tayong kababayan na pupuslit sa illegal na pamamaraan katulad nga po ng colorum operations na mariin po nating pinagbabawal at dapat po iwasan ng ating mga kababayan. Kung kaya't kami po ay nakipag-ugnayan na po sa iba't ibang ahensya katulad po na nabanggit niyo, Sir Erwin. Opo. At patuloy din po ang DOTR through our LTFRB, LPO, at IAC po na nag-i-implement po ng mass intensified na anti-colorum campaign. Pag nahuli po ba ang isang truck o isang sasakyan, kakansilahin po ba kagaya nito ang prangkisa dahil ibukang ito ay delivery truck? Prangkisa man yan or rehistro ng sasakyan na yan kapag nahuli na involved sa human smuggling, ASEC Pastor? Tama po, Sir Erwin. Diyan po tayo nagpo-focus ngayon. Dahil bukod po sa tatanggalan natin ng prangkisa, tatanggalan ng lisensya, ang mga involved po dito, meron din pong kaukulang penalties ito o multa upang magsilbing leksyon po sa mga nagbabiolate nga po itong mga ating itong panahon na ito. Pwede rin bang kasuhan po ng criminal ito other than I'm sure ito po ay paglabag kaagad sa Bayanihan Act dahil nga po yung wala ka nga lang face mask, wala kang face shield, makakasuhan ka na sa barangay. Eh lalo na siguro ito, magsasakay ka ng mga tao, endangering their lives, ha? Pero ang tanong ko, ito mga pasahero, may kaso rin po ito, no? Sa paglabag sa bayanihan na law natin, ASEC Pastor? Ito po yung isinangguni rin namin, Sir Erwin, sa ating DOT, gayon din po sa ating mga local government unit. Uh-huh. Kasi nga po, ito po ay isang violation na katulad ng nabanggit ninyo ng ating bayanihan laws at this point in time. Uh-oh. Upang maiwasan nga po itong pagkalat ng ating itong virus na ating nilalabanan. Ngunit nais din po namin paulit-ulit po sa ating mga kababayan na katulad ng nabanggit ni Sec. Tugade, naiintindihan po namin na ang iba nating kababayan ay nais pong makauwi sa kanilang mga pamilya. Mm-hmm. Ngunit sa ating pong pag-uwi, sana isiguraduhin po natin at isipin na wala tayong dalang virus na iuwi sa kanila. Mm-hmm. Sumunod po tayo sa mga patakaran ng gobyerno upang makatulong na po ng tuluyan sa pagsupil ng at pagkalat po ng COVID-19. Alright. Paano ho'y mamonitor ito, sir? Ipa-flag down or ito ay kahina-hinala or pwede ba nilang ihipahinto sa mga checkpoint at silipin, ASEC? Sir Irwin, iba-ibang pamamaraan na po ang ginagamit natin dahil itong ating mga colorum violators ay iba-ibang pamamaraan na rin po ginagawa. May ginagamit po silang mga social media platforms. Mm-hmm. Kung kaya sting operation po yung ginagawa na rin natin ngayon.
upang masabayan po sila, magpapanggap po tayong pasahero, okay. Alamin natin yung operations nila upang we will catch them red-handed. At the same time po, meron din po tayong patuloy na implementasyon ng anti-colorum campaigns through checkpoint. So nagtatalaga po tayo ng iba't ibang checkpoints upang ma-detect po natin itong colorum operation. ASEC State Pastor ng DOTR. Sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin ngayong umaga. Ingat po kayo. Stay safe and healthy, ASEC. Maraming salamat din po. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.